Okay, mga kayak, sa tuloy-tuloy tayo. And then, eto na, putol ko na siya. Isi-seal natin to. And then, lalagyan natin to ng charging valve yung sa kabila niya. And then, pagkatapos nito, lagyan natin siya ng pressure at imumonitor natin kung may leak siya. Seal natin yung butas niya. Yan. Okay, naka-seal na. Yung kabila naman, lagyan natin ng charging bulb para yun ang makargahan natin ng pressure. At para makapag-leak test tayo. The best na ganyan sa para hindi pumasok yung dumi niyan sa loob. Medyo ano nyo, iyuyuko nyo pag nagkakarga kayo. Okay? Para hindi pumasok yung dumi sa loob. Tapos kailangan may flaring tool kayo, mga EPSA. Yan. Kita natin. Tapos medyo palakihin natin para mabilis siyang maihilang doon. Testing natin kung kasya na. Medyo malaki na siya. Okay. Medyo malaki na ang butas niya. Diyan natin siya ihihinang, mga ka-ersa. Kailangan may flaring tool kayo. Kasi kung wala kayong flaring tool, nahihirapan kayo. Tawag nito. Agay yung charging bulb natin, maliit lang, tapos medyo malaki yung ano. Medyo malaki yung butas ng evaporator. Pasok natin siya diyan. Yan, mga ka-ersa, pasok na siya. So, hihinangin na natin siya. Medyo nakayuko ang kailangan. Hanap tayo ng patungan. Yan. Para yung hinang hindi pumasok. Pababa siya.
Ayan, mga kaersa. Hintayin natin siyang lumamig. Ayan siya. Selyado siya. Tapos ito yung sa may kapilya rin niya. Sinelyado din natin siya. Kakargahan natin siya ngayon ng pressure. Sa magtatanong, ito 410 to 120 yung ano nito. So, try muna natin siyang kargahan ng mga nasa 120 lang rin. Kasi pagka kinargahan mo talaga to mga kaersa, ang problema nito, mabilis madiskarga ang Freon. So, yun ang gagawin natin ngayon. Kargahan natin. Yan, may charging bulb siya. Tapos, pag nakita natin may kaputing pagbaba ng pressure, tawag nito. Ang next procedure natin, anong tawag nito? Ilalagay natin siya sa tubig. Ibababad natin siya doon para mahanap natin kung nasaan yung butas na isisil natin. Papaalalaan ko lang kayo pag naghinang kayo dito at lalo luma na siya. Tawag nito. May saktong init lang dito. Hindi mo kailangan todohan yung init mo dito. At saka kailangan fully discharge siya ng tawag nito ng Freon. Kasi kung may Freon siya at maghihinang ka, kukontra lang yung lamig sa init, hindi matutunaw yung silver rod mo. Okay mga kayersa, palamigin ko lang to. Babalikan ko kayo.